Buhay! Kumusta mga ka-anime? Hindi lihim na ang Thousand Year Blood War arc ng manga series ni Taitel Kubo ay isang rush na nagdulot ng napakaraming cut sa manga chapter. Dahil dito, ang ilan sa mga captain ay hindi na ipakita ang tunay nilang lakas. At ang ilan sa mga character sa Bleach ay hindi ipinakita ang kanilang tunay na kapangyarihan. Isa nga sa mga kapitan na hindi ipinakita ang tunay na kapangyarihan nito o ang kanyang bankay ay si Captain Yushiro Okitake at ang itinuturing na pinakamabait at kalmadong kapitan. Pero mga ka-anime, napakahalaga ng ginampanan na papel ni Yushiro Okitake sa naganap na digmaan sa pagitan ng mga Quincy. Siya ang pansamantalang tumayong bagong Soul King sa tulong na din ni Mimihagi. Ngayon ka-anime, maaaring napapaisip kayo, eh Kuya Rapgem, ano ba talaga ang tunay na bankay niya? Ngayon ka-anime, ay ibibigay ko ang aking personal na theory tungkol sa kanyang bankay at bakit hindi ito ipinakita ni Kubo. Pero bago yan, ay pag-usapan nga muna natin ang kanyang shikai. Sogyo no Kotowari, Shikai Release Form. Hayaan natin ang ano ng ating maging panangga at ang tiglat ng ating maging sandata. Sogyo no Kotowari. Ngayon ka-anime, sa release form na ito, ang kanyang sanpakto ay nagiging dalawa. At ang sanpakto ay nagkakaroon ng tila isang tali na may nakakabit na mga talisman at konektado ang dalawang sanpakto. Ngayon ka-anime, karamihan sa mga shinigami ang kanilang shikai ay hindi nalalayo sa kanilang bankai. Ang kanyang shikai ay may kakayahan sa pag-absorb ng mga pag-atake, gaano man ito kalakas. Kahit na ang Ryujin Jaka na isang legendary sanpakto ay kaya nga nitong i-absorb at gamitin kanyang sariling pang-atake. Pagkatapos na itong ma-absorb gamit ang kanyang sanpakto ay ipangtitira niya nga ito pabalik. Masasabi na ang kanyang sanpakto ay isang napakamapanganib na kalaban dahil ang lahat ng iyong pag-atake ay kayang ibalik ni Yushiro Okitake ng mas malakas. Ngayon ka-anime, sa mga pag-atake na ito ay hindi pa nga ipinakita ni Yushiro Okitake na gumamit siya ng aktwal na kidlat. Kung iisipin mabuti ka-anime, ibig sabihin lang nito, ang kanyang shikai na ipinakita ay hindi pa ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Maaring ang kanyang shikai na ipinakita sa ngayon ay nakabase lamang sa depensa na may kakayahang ibalik ang mga pag-atake. Pero hindi pa nga dito natatapos ka-anime, dahil kung inaakala nyo na ito lamang ang kakayahan niya, ay maaring may kakayahan din siya sa paggamit ng kidlat. Kung ang kanyang shikai ay nagpo-focus sa kidlat at ipinakita ito sa panahon ng Thousand Year Blood War, ay tila mababaliwala nga si Chojiro Sasakibi na gumagamit ng kidlat sa kanyang bankai. At tila matatabunan ang excitement natin na ipaghiganti ni Old Man Yama ang kanyang kaibigan dahil ipinakita na may mas malakas pa pala na Thunder User sa kanya. Ayon nga mismo kay Yamamoto na si Sasakibi ang pinakamalakas na Thunder User bankai. Make sense lang ka-anime na hindi nga ipinakita sa Thousand Year Blood War ang kapangyarihan ni Yushiro Okitake sa paggamit ng bankai o sa paggamit ng kidlat. At dito na papasok ang teori sa true bankai ni Okitake. Sa Bleach Game o Brave Soul, ipinakita ang bankai ni Yushiro Okitake. Kung papansinin ninyong mabuti ka-anime, ang kanyang bankai ay tila nag-iba at mas naging makapangyarihan nga. Ang manipis na tali na may talisman na nakakabit sa magkabilang dulong sanpakto ay nag-iba dahil mas lumaki nga ito na nagpapahiwatig lamang na mas may kakayahan na itong mag-absorb ng mas malalakas pa na pag-atake at kaya nitong ibalik ang anumang pag-atake ng doble. Bukod pa dito ka-anime ay may tila anino na nakapalibot sa kanya. Hindi ko sinasabi na maaaring kaya niyang gumamit ng Katen Kikyotsu o ng sanpakto ni Kyuraku. Pero sa tingin ko ka-anime ay may kakayahan din siya sa paggamit ng anino upang ipang-atake ito. Kung maaalala nyo ka-anime, si Mimihagi ay nasa katawan nga ni Okitake na nagmimistulan lamang itong isang anino sa kanya. Paano kung sabihin ko na ang anino na ito ay si Mimihagi mismo at ang kapangyarihan niya ay nagmula talaga kay Mimihagi? Isa pang point ka-anime na maaaring si Mimihagi nga ang anino na ito
Dahil sa hindi ganong kalakas ang katawan ni Jushiro Okitake, maaaring ang bankai na ito ay nagbibigay din sa kanya ng kakaibang uri ng lakas ng pangangatawan. Kaya make sense kung sa paggamit niya ng kanyang bankai ay lalabas nga si Mimihagi para mas palakasin ang kanyang katawan at nang mapanghawakan niya ang ganitong uri ng bankai. May napansin lang ako kanime, nung duman yung itim na isda sa parang talisman na nakapalibot sa liig ni Okitake, ito ay nag-iwan ng mga sign o mga Japanese code na maaaring mga dasal o isang ritual na nagpapalakas palalo kay Okitake. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, si Mimihagi ay sinasamba at itinuturing na fallen god. Bukod pa dito, ay may kakayahan nga ito sa panggagamot. Kung i-analyze natin to ka-anime, isang patunay lang ito na kapag tinawag ni Okitake ang kanyang bankai, ay ang anino na pumapaikot sa kanya ay walang iba kundi si Mimihagi, na mas nagpapalakas pa nga lalo kay Okitake. Maaari din siya magpakawala ng isang kidlat gamit ang kanyang bankai. Pero ang kidlat na ito ay maaaring hindi lang sa taas manggagaling dahil maaari din itong lumabas kung asaan ang mga anino, gaya na lamang ng Katen Kikyotsu. At ang mga pag-atake sa kanya ay mababaliwala na nga lang dahil kaya niya itong i-absorb at gawing kanyang sariling pag-atake. At ang dating mahinang katawan ni Okitake ay lalo pang lumakas dahil nga kay Mimihagi. Ngayon nga ka-anime ay nagsimula na nga ang Thousand Year Blood War at i-upload ko nga ang bawat episode nito. Pero pipilitin ko nga ka-anime na hindi tayo makapiright kaya maaaring mas maliit na screen lamang ang maaari ko magawa. Salamat mga ka-anime, thank you and peace out. Hanggang sa muli.